Habang naghahanda para muling simula ng kanilang tower, si Aljon at Karina mukhang biniro si Kuya. Paano pag 20 years? Kamusta ang araw niyo? Magpapatay na lang. Lagot ka. Lagot. Joke lang. Si Aljon yun. Si Aljon. Si Aljon. Sino ba tinutukoy ko? Ikaw naman. Hindi ako ganun. Sa 20 years. Hoy, ikaw yung tinutukoy ko. Sira mo. Ilang sandali pa, sinimulan na nilang muling buuin ang Domino Tower na may bagong diskarte. Ito. Bigyan mo nga ng tubig muna. Bago mo itagay. Para malagyan yung mga bilog-bilog. Huwag ka lang matatakot. Ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Ikaw ang tausan na. Tayo ngayon ay 8 na. Tayo ngayon ay 8. 8 na tayo, 8 na. Lalong sumasaya ating pagsasama. Mukhang desidido talaga ang housemates na may panalo ang kanilang task ngayong linggo. Magwagi nga kaya sila para magkaroon ng weekly budget. Yan ang ating aabangan bukas. Hello Philippines and hello world! Kamakailan nga ay nakita natin ang determinadong hopeful son ng Cavite na si Seth na humarap sa isang sakripisyo para sa pagpapacheck-up at pagbibigay ng gamot sa kanyang amang may karamdaman. Pa, balang araw pa nga ako makapagbitaw ka ng salitang anak ko yan. Matapos ang pagpapatingin sa doktor, naging rekomendasyon ng physical therapy para sa ama ni Seth. Kaya naman para maibigay ito, isa pang sakripisyo ang maaaring gawin ni Seth. Ano nga kaya ito at muli kaya siyang magtagumpay dito? Narito, panoorin nating lahat. Sa pagsisimula ng araw, pinatawag ni Kuya si Seth. Seth. Kuya. Magandang araw. Magandang umaga din kaya. Kaya kita pinatawag dito. Ay dahil may kasunduan tayo na kapag magawa mo yung sakripisyo ay may kapalit na tulong para sa iyong tatay. Gusto mo na bang malaman ang resulta ng iyong sakripisyo? Opo. Seth? Po. Panoorin mo to. Sobrang saya ko po na nangyari na kay Papa yung ganun. Kaya papasalamat sa inyo. Siguro kung alam niya na siguro na dahil sa akin yun. Kasi syempre kuya, alam ko na proud sa akin yun si Papa. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang rekomendasyon ng doktor. Kailangan niya ng proper diet. Kailangan din makontrol yung blood pressure niya. At syempre, ma-maintain yung medication at ang pinaka-importante ay yung physical therapy. Apo, nung na-stroke si Papa, nabaldado yung isa niyang katawan. Gusto ko pong maibalik yung dating lakas ni Papa. Gusto niya na makapagtrabaho siya, Kuya. Para naman magkameron siya ng lakas ng loob ulit na hindi na siya yung mahiya na sa mga kapatid niya na hindi na kami yung nanghihiram ng pera. Seth, Kuya, gusto kitang tulungan sa mga gusto mong mangyari. Apo. Pero, isang sakripisyo muna ang kailangan mong gawin. Apo, Kuya. Kapalit nito ay tulong para sa physical therapy ng iyong tatay. Handa ka ba ulit gawin ito? Apo, Kuya. Ang sakripisyo na kailangan mong gawin, Seth, ay may kinalaman sa bagay na nasa harapan mo. Naalala mo dyan? Ayun, Kuya. Naalala ko yung araw-araw kong libangan, Kuya. Maglalaro ng bola. Si Papa ulit yung unang nagpahawak sa akin ng bola, Kuya. Eh, sakto nun, Kuya, mayroong liga sa court namin. Nanonood ako. Tapos sabi ni Papa na gusto mo sumali dyan. Tapos ayun, pinagpalit ako ni Papa ng damit agad. Pumunta ako sa court. Tapos si Papa, binayaran niya yung kota. Tapos yung bayad niya sa coach. Tapos ayun, Kuya. Doon ako tinuruan ni Papa
hanggang sa natuto na din kuya. Tapos dito rin pala sa bola, may kapalit, may mangyari pala. Kaya dito ko rin naalala yung pagka-stroke ni Papa kuya. December 27 kuya, may laro kami. Sumama siya sa amin, nanood. Sinasabi niya sa akin yung tama kong gawin. Tapos ayun, sinusunod ko siya. Tapos sigaw siya ng sigaw sa akin kung ano yung gagawin ko dun sa loob ng court. Ayun kuya, na-excite si Papa, high blood. Ayun, may pumutok na ugat sa ulo niya. Tapos pagkatas ng game namin, umuwi agad kami. Sabi niya, manhid lang, humiga siya. Tapos nag-CR, tapos sa CR na, doon na siya natumba kuya. Nag-panic na ako nun. Tapos nung nasa hospital na sila kuya, magsisisi ako, bad pa kasi ako nag-basketball at sa bahay na lang kami. Siguro hindi mangyayari yun kuya. Hanggang ngayon, nasasagi pa rin sa isip ko na dahil sa akin ay stroke si Papa. Tulad ng sinabi ko sa'yo, ang sakripisyo na gagawin mo ay may kinalaman dyan sa hawak mo. Apo, kuya. Dahil para mabigyan mo ang physical therapy ng iyong tatay, kailangan mong maka 88 points sa loob ng 48 minutes, 4 quarters. Ngunit, gagamitin mo lamang ang non-dominant hand. Dahil sa kanang kamay sanay mag-shoot para sa kanyang hamon, kaliwang kamay lang ang pwedeng gamitin ni Seth. At tanging mga bola lang na nasa ball rack ang pwede niyang ishoot sa goal. Meron siyang isang punto sa bawat papasok na bola. At bilang dagdag na hamon, gagawin ni Seth ang mag-shoot habang nakatali ang bewang sa isang ball.